unang-unang kaso mo sa kulungan? Unang-unang kaso ko, inorsinada sa akin, dumadaan ako sa looban. Kinakala ko, eh ngayon, natumba ako. Nakakuna ka ng puto ko ng bote, pinagsasaksa ko sa kanya. Nakulungan ko yun. Magandang gabi sa inyo lahat. Ang guest natin ngayon ay isang tatay na dating namasukan sa bilangguan ng 15 beses. Isa siyang ex-convict pero nag-ampun siya ng 2 bata na pinabayaan ng ina na isa ring drug addict. Alamin natin ang kwento ni Aning dito sa San Andres Bukid. Okay po, simulan na natin. Ako po si Aning kung tawagin dito sa aming lugar. Pangalan ko po Danilo Hernandez. Nakatira ako sa Orange Street, San Andres Bukid, 1704. Ilan taon ka na ngayon, Aning? 47. 47. Aning, kwento mo nga sa amin, paano ba nagsimula ito na ikaw eh naging magulo yung buhay mo at napasok ka sa kulungan? Kasi nung bata pa ako, hirap kami sa buhay. Ngayon, gusto ko tumulong sa magulang ko kahit nabalik pa ako. Gumagawa lang ako ng masama eh. Dito sumasama ako sa mga nag-rugby, dissolving. Tapos, yun, hanggang sa lumaki ako, naging masamang tao na ako. Ano yung ginawa mong krimen na dahilan para mapasok ka, unang-unang kaso mo sa kulungan? Unang-unang kaso ko, inorsinada sa akin, dumadaan ako sa looban. Kinakala ko, eh ngayon, natumba ako. Nakakuna ka ng puto ko ng bote, pinagsasaksa ko sa kanya. Nakulungan ko yun. Ano nangyari dito sa sinaksak mo? Namatay siya, hindi? 50-50 daw eh. 50-50. Tapos nakulong ka. Yung unang beses na makulong ka, gano'ng katagal? 3 taon. 3 taon ka? Unang kulong pa lang, 3 taon. Ilan taon ka nito? Isiete ka. Oh, so ano ka pa pala? Binatilyo ka pa lang, no? Napunta pa ako sa juvenile. Ah, sa na-juvenile ka, yun ang unang-una. Tapos ngayon, Aning, yung sumunod, sa 3 taon na yon na nakakulong ka, ano yung na-experience mo sa loob ng kulungan? Mahirap ba? Madali ba? Or... Mahirap. Kasi bakit mahirap? Ang pagkain doon, ibang klase, parang kanin baboy. Eh. Ipagkain ng tao, pagkain ng hayop eh. Ang kami dyan, mayroon pang gulo, riot, sa kasama pa ako sa riot. Buhay ko rin, hindi mo lama kung patay, pwede kang bukas mamatay, pwede, mamaya pwede kang mamatay. Kasi nag-aaway lagi. Tapos, Ning, nung lumaya ka na, after 3 years na lumaya ka, ano sumunod na nangyari? Umayos ka na ba? O ano yung sumunod na ginawa mo? Hindi pa rin, nagbarkada pa rin ako. Eh. Ganun pa rin? Bakit hindi mo magawang baguhin? Dahil na binata pa ako, paano pa lang ako eh, pabinata pa lang ako, kaya kinakaril ko pa yung paglulo ko eh. Ano yung kadalasang ginagawa mo araw-araw na kalokohan? Yan, ang i-snap, mag-hold up, ganyan. Tapos na yung mag-hold up, mag-sasyabu, mag-solving, mag-rugby. So ito, Aning, sino yung mga kadalasang kasama mo? Ilan kayong magkakaibigan? Ano ba to? May nag-impluensya sa'yo o ikaw yung nagdadala sa kanila? Hindi. Ako nagdadala sa kanila. Naging parang puno niya, ano nga ako nila eh, yung boss nila eh. Kung ano tinutuwa, sinasabi ko, sinusunod nila. Tapos Aning, sa loob ng, ilan taon ka na ngayon? 47? Sa 47 years old ka na ngayon. Sa loob ng 47 years, ilang beses kang nakulong? 15. 15? Labas-pasok? Sabihin mo nga kasi, sa amin, ano yung iba-ibang mga kaso? Halos, ano yung laging kaso mo na kinasasangkutan? Lagi murder, meron murder pa nga. May murder, may prosecuted murder, prosecuted homicide, may snatcher, may dapper. Ano pa? Drugs? Drugs yan. Tama rin ako dyan. Ilang beses kang nakasuhan ng murder? 3. 3. Ilang beses ka nakasuhan ng frustrated murder? 2. Dalawa. Ilang beses ka nakasuhan ng snatching or pagnanakaw? Maraming beses ako. Maraming beses. Sa drugs, ilang beses ka nakasuhan? 2 beses lang yata yun. Magamit ko kanina eh. So sa mga katuwid, kung iisipin natin, kung papakinggan natin yung kwento mo,
So, parang naging sakit ka ng lipunan. Ano aning yung tingin mo sa sarili mo pag ganun na nakukulong ka tapos lumalabas ka, nalalaman ng mga tao na lumalaya ka? Ano sa tingin mo iniisip nila na lumaya ka na pag nakikita ka nila? Parang natakot sila sa akin. Dahil sa ginawa mo. Oo, no? Pero ikaw, sa sarili mo, ano yung pakiramdam mo na nakalaya ka at iniisip mo na natatakot sila? Parang kung may pagkakataon kang sabi, kausapin sila, ano yung parang gusto mong ipaliwanag? Na huwag nila akong tularan sana kasi walang pwente. Tsaka nung lumaya ko, huling laya ako, nagbagong buhay ako. Dahil yung guling doon, nagsisimba ako rin eh. Nangako ko siya Diyos na... Yung huling beses na nakulong ka, gano'ng katagal? Apat. Apat na taon. So sa apat na taon, nagawa mong magsimba palagi? Oo, doon sa loob ng titigil. Magkwento ka nga ng isang dahilan bakit ka nakulong dahil sa kasong murder. Isang kaso na... Ano ba to? Yung kaso mo ba na ginawa? Yung kasalanan na ginawa mo? Ano to? Dahil sa... Nagipit ka o dahil sa... Hindi, ang ginagawa ko dati kasi para akong ano eh, pangarap ko maging asong salongga eh. Yung extortion ako pag di nagbibigay, sinasaksak ko. Ah, ganun. Ano to? Yung mga taong dumadaan, ganun lang? Hindi, mga sidecar, mga tricycle. Ah, ganun. Di dumadaan. So nagayang nakuha mo ito sa panonood? Dati akala ko, maganda. Okay. Bandang huli, parang kinakatakutan na ako eh. Parang na ako ma-age eh. Ayaw na ako lapit ng mga tao. Kaya nagsisinan ako, naisip ko, magbagong buhay. Kaya anong edad ka nito, yung naisip mo na magbabagong buhay ka? 30 anyos na ako nun. 30 anyos. Tapos, kailan ka huling nakulong? December 25, 2006. 2002. Yan yung huli ka nakulong. Tapos, kailan ka lumaya? October. Tapos kailan kang taon lumaya? October 26, 2006 ka lumaya kasi apat na taon ka na nakulong. Ngayon, sa apat na taon na yan, doon mo na naisip yung magbago ba? Huling-huling kulong ko na, talaga naisip ko na magbago. Taka nung, mula nung magkaroon ako ng ampon, nagbagong buhay na ako ng tuluyan. Mula nung magkaroon ka ng? Dalawang batang ampon. Ah, okay. Sige, kwento mo nga sa amin itong dalawang batang ampon na to. Sino to? Paano mo to inampon? Kasi nung una, iniwan sa asawa ko. Ang sabi, alaga lang daw, taglit lang daw. Hindi na binalikan. Ay, ganon. Iniwan lang pala sa'yo. Ilang taon na itong dalawang bata na to nung iniwan sa'yo? 6 na buwan pa lang. 6 na buwan. Bakit ano yung nanay nila? Bakit iniwan? Ewan ko nun. Nakulong? Or anong ginagawa nitong nanay? Ba't iniwan? Drug addict din ba? Oo, nagtulak-tulak eh. Ah, pusher. Tapos... Ano siya, nakulong? Iniwan? Nakulong siya. Lalo na nung napunta siya yung bata. Ah, tapos ito, yung asawa mo, nung time na yon na iniwan sa inyo yung bata, ano yun, nakakulong ka pa? Pagbalik mo, andun na yung bata? Paglaya ako. Paglaya mo, may anak, may dalawang bata. Hindi ka ba nagtaka? Okay, paglaya ako, mga 2 linggo. Ah. Tsaka sa aming iniwan yun. Iniwan. Na ako sa ano sinabi sa'yo? Iiwan lang. Sandali lang daw. Ganon. Hindi na binalikan. Anong naramdaman mo yung unang buwan na kasama mo yung bata? Sabi ko sa asawa ko, si alagaan na natin, kung wala na yung nanay niya, hindi, buhay na lang natin. Ah, ganon. Kahit nahirap po kami sa buhay, eh, binuhay ko po yung dalawang bata. Ah, ganon. Tumikap ako mag-sidecar, mag-tricycle. Oo. Yung pinapasok kong trabaho ngayon, puro kabutihan, hindi kasamaan. Ito ba sa tingin mo, naging ganito yung buhay mo dahil sa lumaki ka sa squatter? O dahil nagkaroon ka ng barkadang masasama na bad influence? Or dahil sa sariling decision mo rin na gumawa ng kasamaan? Dito rin eh, quarter siya, dito ako lumaki. Kaya ganun yung talaga ugaling ko. Pero lahat ng tao pwede pala magbagong buhay. Ngayon, ano yung natutunan mo na bakit ganun karaming beses ka nakulong bago mo naisipang magbago? Bakit matagal? Noong araw-araw, nung libuling ko na akong sisimba ron, unti-unti ko nang niliwanag yung utak ko eh, pag-iisip ko eh. Na mali pala lahat ng ginagawa ko. Meron ka ba naging kaibigan doon na pinapayuhan ka? Meron. Yung assistant ng ano, pare. Ah, ganon. Oo, kaya barkada ko yun eh. Kinakausap ka. Ngayon ba nakikita mo pa rin yon, yung assistant ng pare? Ako, nandun pa sa City Girl. Kasi ano rin yun eh. Dating preso, tapos lumaya siya.
Pumunta na siya, doon na siya nagtrabaho. Ah, ganon. Oo, pumasok na siya roon. Tapos tinutulungan niya yung mga tao na magbago. Tapos paggabi na, pinapauwi na siya. Ah, okay. Ang galing, no? Ngayon, Aning, itong dalawang bata na inampun mo, ilan taon na sila ngayon? 11 na to, Lika. Alay, tawagin natin yung anak mo. Lika. Lika, dito. Uy, tago muna yan. Ito. Ito, tago. Lika, dito. Yay. So, ito. Papakilala po namin sa inyo yung anak ni Aning na, yung dalawang bata na inampun niya. So, ito siya. Halika yung dalawa. Ayan. Halika. Tumayo ka. Ayan. Tayo ka dito ka. Dito ka. Ayan. Ayan, dito ka. So, ito po yung dalawang bata na inampun ni Aning. Ayan, sige. Puka lang, Jay. So, ito. Anong pangalan mo? Ayan, anong pangalan niya? John Albert. Si John Albert. Ikaw nagpangalan sa kanya, hindi? Ikaw na rin. Apelido ko na yung nalagay ko dyan. Ah, ganon. Hernandez. Ito, pangalan mo? Mariano. Jared. Jared. Hernandez. Ilan taon ka na? Ilan taon na siya? 7 years old. Ikaw, ilan taon ka na? 11. So, Aning, ito, ikaw pinalaki mo sila hanggang ano? Oo, binuhay ko sila. Sumikap ako para mabuhay silang dalawa. Ngayon, Aning, ano yung pangarap mo para sa dalawang anak pangarap mo? Pangarap ko sa dalawang to. At tinuturo ko sa kanila, puro kabutihan, di kasamaan. Ano yung... Kaya tapos na ako sa kasamaan eh. Minsan ba may tanong sila bakit pumasok ka sa kulungan o ano? Anong sinasabi mo kapag ganun? Yung pag nalalaman nila yung mga kalokohang ginawa mo? Kalokohang ginawa ko eh. Anong sinasabi mo sa kanila? Anong pinapangaral mo sa kanila? No, sabi ko sa kanila, huwag nilang gayahin yung nangyari sa buhay ko kasi walang kwente. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Tama ang kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Ngayon, kumusta naman sila? Okay naman, okay sumusunod naman. Eh, ayan, nag-aaral ba sila ngayon? Nag-aaral yan. So, ikaw, anong grade ka na? 1. Grade 1. Ikaw, anong grade ka na? 4. Grade 4. Oo. So, ngayon, Aning, kung sakali bang merong magsabi na tutulungan sila pag-aaralin, anong sasabihin mo? Maraming salamat, tutulungan sila kasi hindi mga ganda eh. Medyo may dad na rin ako, hindi ko na rin kaya mag-sidecar eh. Tapos si Roda ba, anong, yung asawa mo? Sidecar din. Dalawa po kami ka-sidecar eh, para mabuhay itong dalawang bata na to. Kaya ikaw, ano, si Nanet, si Nanet. Nanet, anong pangarap mo ba paglaki mo? Alam mo ba ako anong pangarap mo? Ha? Nanet? Hindi mo pa alam? Wala kaya itong pangarap eh. Ikaw, anong pangarap ang paglaki mo? Maging polis. Bakit polis? Hulihin niya raw ako eh. Hindi nga, hulihin mo si Papa. Pa. Anong gusto mo pangarap mo? Polis? O sige, maging polis ka. Sino hulihin mo? Kayo pa. Ikaw, anong pangarap mo, Nanet? Patay kahit. Sabi ko, huwag ka na mag-polis, huwag ka na mag-aral. Ikaw, anong pangarap mo, Nanet? Hindi mo pa alam. Hindi mo pa alam. Oh, mabuti plano na ako ngayon, so ako pahulihin mo. So, mga manonood namin, ayan po ang istorya ni Aning. Actually, sa mga hindi po nakakaalam, si Aning po kababata ko. Magkasabay kaming lumaki nito, magkaklase kami nung elementary hanggang matapos. Ewan ko, parang hindi ko alam kung magkaklase kami hanggang matapos yung elementary. Pero pareho kami ng lugar na kinalakihan, pareho kami ng lugar kung saan kami naglalaro. At kung sa looban, saan siya nakatira, pumapasok din ako doon araw-araw. Pero ganun talaga ang buhay. Minsan hindi mo malalaman kung ano yung magiging resulta ng buhay mo. Depende sa nagpapalaki sa'yo. Ang nagustuhan ko dito sa istorya ni Aning ay kahit ganun yung background niya, yung itinuturo niya sa dalawang bata na to na inampun niya, eh hindi yung natutunan niya. So, nasa magulang po yung pagpapalaki sa anak kung ano yung kalalabasan ng anak. Po pwede kasing ako kahit nakapag-aral, ituro ko hindi maganda sa anak ko, or si Aning na hindi nakapag-aral, hindi rin nakatapos, at nakakulong at ilang beses pa nakulong, or pwedeng ituro niya, ay kabaligtaran naman na natutunan niya. So, Aning, ano yung, kung meron kang gusto sabihin sa mga nanonood ngayon, ano yung gusto mong matandaan kanila? Ano yung gusto mong sabihin para matandaan kanila? Ito lang masasabi ko sa inyo, huwag niyong gayahin yung buhay ko kasi walang kwenta. Bago ka sa huli magsisi, sa una pa lang, pagsisiyam mo na. Eh walang kwenta, makulong. Wala ka pang trabaho mahanap.
At aning tumulad ka sa Sager Boy. Aning nasa na minsan ba naisip mo swerte ka pa rin hindi ka na matay or ano no? Oo, oh, swerte pa rin ako. No. Salamat pa rin ako sa Diyos. Ginabayan niya ako hanggang ngayon buhay pa ako. Oo, kasi yung iba hindi na tumatagal ng ganoon katagal, di ba? Marami na sa atin dito na hindi na tumagal talaga dahil sa matagal rito sa atin, ilang beses lang nakulong yan. Ako, ang dami. Oo nga eh. Paglaya ako, isang linggo pa lang. Wala pa nga isang linggo. Doon naman ako eh. Pulis na nga lang siya. Ano sinasabi ng pulis pag nakikita ka? Sabi na ng pulis eh. Wala ka bang bahay sa laya? Ba't nandito ka na naman? Ano sinasabi mo? Sabi ka, eh, sir, yung gagawin ko eh. Lagi ako nasasabit eh. Inaamin ko naman sir, ako namang gumawa na ito ah. Pero hindi ko sinasama yung mga kasama ko, hindi ko sinusuro, ako lang. Okay, so, last na lang, Aning, ano yung mapapayo mo sa mga anak mo? Ngayon na nalaman nila yung kwento mo, at nalaman nila na magkaklase tayo nung, magkaklase kami nung bata. Nung bata kami, ano masasabi mo sa kanilang dalawa? Sabi ko lang dito sa mga anak ko, mag-aral kayo mabuti, huwag niyo akong gagayahin. Hanggat buhay ako, pag-aaralin ko kayo hanggat kaya ko. Ayun. Ayun. Marami pong salamat sa mga nanood ngayong gabi ng istorya ni Aning. At nandito rin yung... Uy! Hindi, siyempre. Ngayon niya lang yan narinig sa'yo. So yun po, mga sa mga nanonood natin ngayong gabi. Maraming salamat po sa panonood nyo. At... sana may napulot tayong aral dito sa istorya ni Aning at sa kanyang mga napagdaanan. At huwag niyo pong kalimutan na i-share ang video na ito at mag-subscribe sa aming YouTube channel Off The Record at click niyo na rin po yung notification bell at pwede po kayong mag-like at mag-comment. At maraming pong salamat sa panonood niyo. Aning, maraming salamat sa iyo. At sana magtuloy-tuloy na yan at kung ano mang pwedeng may tulong, magsabi ka lang at alam mo naman ako, kilala mo naman ako. Itong dalawang to, kilala ko na rin to mula pagkabata pa. Okay? Thank you, Aning ha. At ingat ka. Okay. Oh, kayong dalawa, ingat kayo. Salamat at... Yeah.